Once na hindi magtauba, hindi magbalik loob ang taong manlilibak na ito, pagdating sa yawmul kiyama, gagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tao kasintulad ng taong nililibak niya sa mundo na patay. At ipapakain ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong nanlilibak. Ngunit ikaw na nililibak, ang payo ko sa iyo, once na nalaman mong nililibak ka, huwag sanang mangyari na gumanti kang lumibak sa nanlibak sa iyo. Dahil once na gumanti ka, hindi na malalaman kung sino ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Once na gumanti ka sa taong nanlibak sa iyo, hindi na malalaman kung sino ang mas matiniw sa inyong dalawa. At pangatlong kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'da, huwag niyong lilibakin ang bawat isa sa inyo. Yaba ka pa malibak ba niya na di kinamatong siyabo sa mga babay? Kapya mga mama, sakit na nubong ba niya ba na arumong matunta ng mga mama, napupusikat ang malibakin. Kapya siya sa lura pa masgit at malibak din tumagal. Kaya dapat sa atin, iwasan natin ito. Sapagkat itong panlilibak ay hindi na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kalaki ang kasalanan ng taong ito. Ngunit ang ipinahayag ng Allah kung gaano karumi ang panlilibak. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayta. Ngintong galidano tigo Allah subhanahu wa ta'ala, ikanan sukarni na tau aminatay. Ganyang karumi ang taong nanlilibak. Kung hindi mo kayang kainin yung dumi mo, dahil marumi, mas marumi pa ang panlilibak kaysa sa dumi mo. Once na hindi magtauba, hindi magbalik loob ang taong manlilibak na ito, pagdating sa yawmul kiyama, gagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tao kasintulad ng taong nililibak niya sa mundo, at gagawin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawmul akhirah na patay. At ipapakain ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong nanlilibak. Once na inabutan ng kamatayan ng taong manlilibak itong marites na ito, once na inabutan niya ng kamatayan at hindi nakapagtaubay ang mga marites na yan, sabi ng Rasulullah, innahuma layu'adziban, pinaparusahan sila sa ilalim pala ng libingan nila. Wala pa sa yawmul qiyama, nasa ilalim ng libingan, pinaparusahan na ito ni malaku munkar wa nakir. Kaya iwasan natin ang panlilibak, dahil wala tayong napapala sa panlilibak. Isipin natin, kapag nakalibak tayo, wala tayong natatanggap na sahod. Kapag nanlilibak tayo, wala tayong gantimpalang nakukuha. Bagkus ang impero ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dadatnan natin sa araw ng paghuhukom. Ngunit ikaw na nililibak, ang payo ko sa iyo, once na nalaman mong nililibak ka, huwag sanang mangyari na gumanti kang lumibak sa nanlibak sa iyo. Dahil once na gumanti ka, hindi na malalaman kung sino ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Once na gumanti ka sa taong nanlibak sa'yo, hindi na malalaman kung sino ang mas matiniw sa inyong dalawa. Kaya dapat sa atin, iwasan natin itong tatlong kasalanan. Iwasan natin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una, jitanibu kathiran minadhan. Iwasan ang labis na paghihinala. Kung mayroon tayong mga masamang hinala, ipaubayan na lang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, huwag nating matahin yung kapwa natin. Dahil alalahanin natin na sa tuwing makakakita tayo ng kamalian ng kapatid natin o isa sa kapwa nating tao, alalahanin natin na mayroon din tayong kamalian. At pangatlo, sabi ng Allah, huwag niyong lilibakin ang bawat isa sa inyo, sapagkat mas marumi pa yan kesa sa pagkain ng sarili mong dumi. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.